Hi guys! Magandang buhay and welcome sa Kusina ng Dan Levy. Today's episode, isa na namang Chinese-style restaurant recipe ang ating lulutuin. Sigurado kong magugustuhan nyo, napakadaling gawin. Magluluto tayo ng Kung Pao Chicken. Tara, umpisa na natin! Yung ating manok ay hiniwa lang natin yan sa cube cut, mga approximately mga 1 inch by 1 inch yung size. Tapos boneless po yung ginamit natin. Lagyan natin ng isang kutsaritang asin, half teaspoon of black pepper powder, lagyan natin ng soy sauce, tapos gamit tayo rito ng cooking wine. Ngayon kung wala naman kayong cooking wine, pwede kayo gumamit lang ng isang kutsarang vinegar or suka. Tapos haluin natin to na maigi. At maganda yan pag nahalo talaga natin para well distributed yung mga seasoning na nilagay natin. Tapos lagyan na natin to ng cornstarch, mga isa't kalahating kutsara. Tapos haluin natin ng maigi. At maganda to pag nalagay muna natin sa ating rep for at least 10 minutes bago nating iprito. Habang hinihintay natin yung ating manok, gawa tayo ng sauce. Gumamit po tayo rito ng chicken stocks, tapos lagay tayo ng brown sugar, black pepper powder, lagay tayo ng asin, tapos lagay tayo ng light soy sauce, at gagamit din tayo ng dark soy sauce. At syempre, Chinese yung recipe natin, lagay tayo ng hoisin sauce, mga isang punong-punong kutsara. Tapos haluin natin ng maigi to, tapos itabi muna natin. At lagyan na rin natin ng cornstarch para hindi na tayo maglalagay pamaya ng cornstarch pag nagluluto para isang mabilisan. So naglagay na ako rito ng cornstarch, haluin lang natin ng maigi. Tapos bago natin mamaya ilagay sa niluluto natin, haluin natin ulit. Tapos nang painit lang ako ng katamtamang dami ng mantika, tapos ipiprito na natin yung ating minarinate na manok. At maganda yan pag yung mantika nyo medyo mainit na, at kung meron kayong thermometer, pwede nyo iset muna yung or habulin nyo muna yung mantika nyo, ilagay nyo muna sa 170 degrees Celsius. Para at least, pag drop mo ng chicken, magiging crispy ka agad, hindi yung magiging soggy. So gagawin natin dito, hindi natin i-overload yung ating kawali or yung ating mantika. Ipiprito lang natin yung ating chicken for about 6 minutes. At maintain lang natin yung init para crispy yung ating chicken cuts. Tapos pag nakuha na natin yung ating cooking time or yung frying time natin at yung desired texture natin na crispy, ahon lang natin to, tapos set aside natin. Same procedure, yun din yung gagawin natin sa natitira pa nating chicken marinated. Prito natin for about 6 minutes. Then after 6 minutes, ahon natin at set aside natin. And by the way, para sa kumpletong listahan at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Prito lang natin ng 6 minutes. Tapos pag nakuha na natin yung texture or nakuha na natin yung ating cooking time or frying time, hango na rin natin. At maganda talaga yan pag crispy talaga yung texture ng ating chicken cuts. Yung mantika na yan, lipat lang natin at mag-iwan lang tayo ng konti para sa ating sauteing. Gisa natin yung ating ginger, at yung ginger natin ay hiniwa natin yan ng pinong-pino. Nung sa ganun ay lumabas talaga yung lasa ng ating ginger. Tapos pag okay na, lagay natin yung ating bawang. Ganun din yung bawang natin ay chinap natin yan ng pinong-pino. Igisa lang natin yung ating bawang at yung luya hanggang maging light brown. Tapos pag okay na yung ating bawang at luya, lagay na natin yung ating sauce na ginawa kanina. Tapos halu-haluin lang natin to ng tuloy-tuloy. At isi-simmer lang natin.
hintayin natin na lumapot yung ating sauce ng konti. Kasi naglagay tayo dyan ng cornstarch kanina. At moderate flame lang yung gagamitin natin. Pag nag-simmer na yung ating sauce, pwede na natin ilagay yung ating bell peppers. At gumamit pa ako rito ng red at saka green. Ngayon kung gusto nyo ng spicy talaga yung kung pao chicken nyo, pwede kayong mag-slice pa ng red chili or magdagdag kayo ng chili powder. Lagay na natin yung ating piniritong chicken cuts. Nako, tingnan nyo naman yung appearance ng ating recipe. Hindi mo na kailangan pumunta ng Chinese restaurant para ma-enjoy yung mga ganitong kasarap na Chinese recipe. Lagay tayo ng cooking wine, dagdag tayo ng konti. Tapos lagay tayo ng sesame oil. Haluin natin saglit. Naaamoy nyo na ba yung sarap ng ating chicken kung pao recipe? Nako, lagyan natin to ng toasted peanuts. Ngayon pwede rin kayo gumamit ng cashew nuts kung gusto nyo. Tapos lagay tayo ng dried chili. Tapos simmer lang natin saglit to, halu-haluin lang natin. Tapos pwede na natin ilipat sa ating serving bowl or serving plate at pwede na natin i-enjoy yung ating chicken kung pao. At sigurado pa ako na gusto niyo yung recipe natin sa araw na to. Pero bago tayo magpaalam, tikman muna natin. And by the way, yung pinaka-perfect na partner nito ay it's either fried rice or di kaya Hakka noodles or stir-fried noodles. Tikman natin. At kung gusto nyo pa ng mas maanghang, pwede kayo mag-slice ng red chili. Sama nyo na sa pagluluto. Juicy pa yung manok natin. Tapos may crunchy yung butter natin. Napakasarap. At napakasarap itong gawing pulutan kasama sa malamig na beer. Sa lahat mo na nagkagusto ng ating recipe for today, please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe. Salamat sa panonood at ito ang kusina ni Dan Levy. Kaunta!